Shouting na namin. Saan si Tenga? Ay! Araw-araw ba ito ang gas? Sir, ano pangalan mo? Samuel Reyes. Sayer Moto. Sayer Moto. Tsaka si Sir Kim. Kim. Boss Kim. Afternoon. So, ito na yung Yamaha R1 2021 acquired. So, wala naman sir, issue, walang tumbagin, wala. Ay, wala. Bihira akong gamitin. Bihira. Minsan, mga 3 months, hindi. Ganda talaga ng new look na R1, no? Oo nga, bihira na gamit, no? May ano pa. May blay-blay pa. Parang puro diretso lang. Hindi pa na race track, no? Hindi pa na, yung banging-bang. Dito ba wala masyadong, ano dito, yung mga twisties, wala masyado. Wala po. Puro diretso halos yung kasada. Tsaka usually, ano lang kami, Quezon lang. Parang di nga na ulan ano? Hindi pa nabiyahin ng ulan. Kasi nakasalubong namin. Nakasalubong namin. Kailan? Si Reed? Kailan? Parang matagal na. Matagal na. Oh. 1 year ago na. 1 year ago. Ayun, mileage niya 2,400 plus. Ayun, yung keychain ni Reed. Ah, binigyan kayo ni Reed. So, start ko. Kasi madala sila dito sa Magbalete. Ah, dito. Nag-ride sila dyan. Oo. Start ko sir, pwede. Wala namang matutulog na tao. Sige sir. Mga, ano tayo, malakas to eh, no? Oo. Saan sa tenga pala. So ito na guys, yung Yamaha R1 na 2021 nakuha na natin. So nakaka-excite no? So shoutout kay Boss Irvin. Siya yung nagbenta sa atin ito. So abangan nyo na lang kung bakit tayo kumuha nito. Pero napakaganda. Ito guys yung new look na Yamaha R1 no? So naman sabi nyo, mas porkip ba to o si Red One? Ito yung new look pero kaya lang kulay blue. Hindi siya limited na kagaya ni Red One. Karga na natin siya sa Legendary Montero. Dito tayo ngayon sa Batangas, Rosario Batangas. So let's go, alis tayo. So yun, ito na yung first ride natin dito sa 2021 Yamaha R1 natin. Kita nyo naman, napaka-pogi. Kita nyo yung ilaw nyo, no? Tinakbo lang na ito, guys. Only 2,400 odo. And by the way, guys, naka Austin Racing Titanium exhaust to. Solid talaga yung original, hindi ko na marinig yung boses ko. So model nito is GP1R. Yung matabang canister, mamaya pakita ko sa inyo. Alala nyo, guys, nagkaroon tayo ng Yamaha R1 way back 2020, yun yung pangalawa nating superbike. So meaning pag superbike, 1000cc na sport bike. And I fell in love instantly with the Yamaha R1. Kaya nga yung pangalawang logo ko is dedicated kay R1, ah. So siya yung nasa logo natin dati. Pero yung first ride ko sa kanya, grabe, parang na-intimidate ako sa sobrang taas kasi ng seat height niya. Yeah, sobrang
nakakalula yung taas ng seat height. And prior to having that R1, nagkaroon din tayo ng Ducati Panigale 1199. Yun yung pinakauna kong 1000cc sport bike, over 1000cc. Sabi ko sa Yamaha, napaka pogi Yamaha R1. Alam mo yun, habang tumatagal, lalong pumapogi, lalong gumaganda yung styling. Hindi siya naluluma. Tapos sa 2020 onwards, nirevise pa nila yung itsura, aerodynamics, lalong pumogi, di ba? Maiksi-maiksi lang yung kalsada pagka naka-araman ka. Ergasmic. Kaya naman, ngayon yung first ride natin. Actually, matagal ko na nabili to guys, nung way back, I think February pa. So malapit na mag 1 year, tsaka ko pa lang siya nagamit. Actually, nasira na nga yung battery dahil simula nabili ko, hindi ko nagamit. Sinakay natin kasi sa bike carrier, kaya hindi talaga natin siya nagamit. So nabili natin from Batangas. Comparing this 2021 to my old, not so old, R1. Nasa atin pa rin si R1. Siya na ngayon si Red One. So in comparison with our 2019, halos same lang naman. Pero napansin ko lang parang mas naging plush yung suspension nito, baka sa settings niya. Lahat malambot. Malambot yung throttle, malambot yung brakes, mas malambot yung clutch. Kaya sarap talaga pagbago. Sa performance, as usual, crossplay 197 horsepower, wala kang nangahanapin eh. Ang hirap i-differentiate. Sabi nila mas lumakas daw ngayon dahil may konting binago sa makina, pero same lang talaga. Syempre nadagdagan to ng Euro emission. And today nga pala, on the way tayo sa Pasig, grand opening ng SEC Moto Supply Pasig. And very special tong R1 na to. This is a collector's item, R1. Siyempre, si Red One collector na rin yan. Pero bakit ba naging rare to? Kasi since nag-champion yung Yamaha, dire-diretso champion sa MotoGP, champion sa World Superbike, si Top Rock, lumakas ang sales ng Yamaha R1 sa buong mundo. And yun naman ay theory ko lang. And na-realize din ng mga tao kung gaano kaganda ang R1. And siguro dahil nawala yung Yamaha R6, nung na-phase out yung Yamaha R6, tinarget na lang ng mga consumers is itong Yamaha R1. Nagkaubusan sa world market ng Yamaha R1 na standard. Bukod sa mahirap ang stock ng R1 standard, siguro mas sulit itong R1 standard. Hindi ko sinasabing overpriced or pangit ang R1. Sinasabi ko lang na mas sulit itong standard. Siyempre, alam niyo naman yung mga R1, kadalasan dito, sport bike to. Ginagamit to sa racetrack. Yun, favorite sa racetrack to. Sarap sa racetrack eh. Sarap. Ganda ng handling and power, magaan. Karamihan nagpapalit ng suspension, front and rear suspension. Kagaya na lang ng Ohlins. Hindi ko na marinig yung sarili ko. Kagaya na lang ng Ohlins suspension, ganyan, na fully adjustable. Yung si R1M kasi, naka-electronic suspension. Which is yun na nagpamahal sa kanya, naka-Ohlins electronic suspension, na hindi maganda sa racetrack or hindi advisable sa racetrack dahil auto-adjust siya yung character niya, pabago-bago yung kanyang behavior. So hindi siya predictable, minsan matigas, minsan malambot. Ginawa kasi yung electronic suspension para nag-a-adjust siya sa lubak. Alam niyo naman sa racetrack, wala naman lubak. So hindi na kailangan ng electronic suspension. Plus, pampabigat. Ayun, sobrang lakas ng power, nakakatakot talaga eh. Yung 2019 R1 ko kasi nabili ko noon guys, nung second hand na, hindi ko na
subukan yung stock setting na suspension. So masasabi ko sa stock setting, napaka-comfortable ah. Kaya ko itong gamitin pang araw-araw, pang daily. Ang hindi ko lang kaya dito is yung kanyang gas consumption. Napakalakas agad syempre. Based on my computation, mga nasa 10-11 km per liter lang ako dito. Tapos malakas sa gulong, kaya yun yung nagpe-prevent sa akin na gamitin to on a daily basis, pang service. Pagod ka rin sa biyahe. Parang nakikipag-wrestling sport bike kasi lagi ka nakadapa. Hindi gaya ng pang naked or scooters, upright position. Mas madaling maneuver on traffic. Ganun pa man, syempre it is pogi. Sport bike lover tayo. And one thing na na-realize ko is nung nagka-baby na ako, pag nag-aalaga ka ng baby pala, pag binabuhat mo yung baby, lumalakas ang lower back. So dahil doon, hindi sumasakit ang katawan ko dito na sport bike. Ang laking training pala, no? Nakakatawang isipin, magbuhat-buhat ng baby, magigit over mo na yung sakit sa katawan ng sport bike dahil mas mahirap palang mag-alaga ng baby at magbuhat-buhat araw-araw. So kudos sa mga parents, kudos sa mga daddy and mommy na mag-aalaga ng baby nila hands-on hanggang sa lumaki. Yung throttle nito napaka-sensitive sa mode A. So imagine ko para ka naka MT09, ganun ka-sensitive oh. Konting pitik mo lang sumisibat, gusto mag-wheelie sa mode A, which is the full power. Yan, kaya kung gusto nyo ng ayan, so kailangan dito maganda ang iyong throttle control, pero umuulan na ngayon. So pag naka-idle din, lalam na R1 tunog ano lang eh. Safe mo to. 450 SR. Advantages ng naka-sport bike pag traffic. So how's a Yamaha R1 driving in traffic? Kailangan masanay ka lang talaga sa limited na liko ng isang sport bike, ng isang big bike na sport bike, dahil mas maliit ang liko nito comparing sa mga lower cc. Pag nasanay ka na, hindi ka na ma-intimidate sa kanya. Alam mo na kung paano ka sisingit-singit sa traffic. Tsaka yung pagtansya-tansya, importante, para hindi ka maiipit. Alam mo na kung saan ka papasok. It's all based on seat time and experience. Kailangan na masanay ka. Gamitin mo lang na gamitin. Habang tumatagal, ma-realize mo na nasanay ka na, gumagaling ka na, nag-i-improve na yung skill mo. Kung talagang gusto mo, gagawin mo, kakayanin mo. Diba? Yes! Kung ganito ang dadaanan mo, isa sa pinaka-traffic na lugar sa Pilipinas. Mapapaisip ka talaga kung bakit ka ba nag-Yamaha R1, kung bakit ka ba nag-super bike na 1000cc na sport bike na napaka-init. Kailangan mo ng matinding pasensya at filtering skills in order to survive. And so far, nakasurvive tayo. Konti na lang. Ayun. Ayun na nga. Ayun na yun. Waste nyo lang yung DCD motor shop. Papoy! Papoy o! Papoy daw yung muffler, Austin Racing. Wala akong pictorial! Walang picture! Ito yung mga malilapit natin photographer, videographer ng Psych Motor Supply. Mga Team Psych, Boss B. Ano maligtas? Yon. Yeah.
na galit ang cross plane eh. Nakagulat yun ah. Bila na lang tatawid. And ayun na nga yung pinaka nagustuhan ko dito sa Yamaha R1. Bukod syempre sa cross plane sound na parang tunog V4, tunog exotic, yung very minimal to no vibration at all sa buong motor, sa handlebar, sa foot peg, ganun kasuabe, ganun kabalance yung kanyang cross plane crankshaft. Napakaganda ng balance. Di kaya sa mga inline for flat plane, may certain RPM na mabibrate siya, especially during city riding. Yung lagi mong tatambayan na RPM, dun din yung vibration niya. Kaya kapag flat plane inline for, medyo mainis ka kasi medyo dun yung part na mabibrate na nga siya. And first time ko ginamit to ng tanghali tapat around Metro Manila traffic. Tapos naka jogging pants tayo na manipis. So may na-realize ako, hindi pala dapat ganito ang suotin. Kasi pag naka ZX6R ako or naka R6, okay lang. Pero kapag naka 1000cc superbike, sport bike, alam nyo, more power comes with more heat. So napaka-init po talaga. Sobrang init, nakakapasok sa hita. Yung po ang subframe tsaka yung pinaka-lower part ng tank, sobrang init. Not to mention, kada pika mo yun, oh, tatakutin ka eh. Lakas talaga. Sobrang lakas. Kaya ito, tanghalin tapat na matraffic. Magsuot ka na makapal na jeans, riding pants. Or much better kung naka leather ka na riding pants. Para talagang safe ka sa init. Kasi ito na, parang nilagang itlog na ako. Hard-boiled na tayo.